Wala po akong kamalay-malay, basta lang po na imatay ako. Kasi po, hindi ko po alam kung paano ko bumakulo po. Napakalaki ng bukol, may dugo. Tapos, gumapang na lang po ako na, sabi ko, Lord, patayin mo po ako. Sabi ko, bakit? Ayaw po talaga na nakalang po na makatayo. Hindi ko po na tumayo. Tapos, sinusirang ko po yung pituhan, ayaw pa rin para, kasi po ang isang kamay ko, lumaga dalawang araw mula ng Sabado, Linggo. Lunes, kaumagahan ko, hindi na po ako kumain ng pinto kasi wala akong kasama sa bahay. Pagbaba po ako ng Lunes, pagkakyat ko, salamat mo lang sa Panginoon at hindi po sa labas po ako bumaksak, kundi po sa pintuan na lang po ng bahay. Napakabuti po ng Panginoon sa akin talaga. Amen. Sabi ko, ano man po itong nangyayari sa akin, ikaw na lang po bahala sa akin, Lord. Kasi nag-iisa po ako. Tawagan ko po yung mga pamilya ko, wala po pumukulong sa akin. Pinilig ko pong pumasok. Pag-iga ko po, nanginginig po ang buong katawan ko. Yun na lang po yung pag-umukalunisan na yun. Hindi pa po ako pumunta sa doktor, pumunta. Ngayon, martisan po, tinawagan ko po yung anak ko na sa binahapis. Sinamahan po, pinawa rin siya maliit dito. Hindi po ako nakitaan po ng kung anong nangyari sa akin. Kasi po yung machine po wala. Kaya tinutusan po akong pumunta ng malaking hospital. Hindi pa rin po ako pumunta dahil talagang masama po ang katawan ko. Hindi po ako nahiga lang po ako, hindi ako matay. Nanghima po ako ng gusto. Hindi po ako makatayo. Hindi man lang po nagbawas ng 5 araw. Hanggang tinalangin ko na lang po sa Panginoon. Oh Lord, sabi ko, bakit po lumalaki ang tiyan ko? Sabi ko, bakit ano po ito? Tapos bigla na po, nagpadala po yung kapatid ko po naging po sa Pilipinas ng isang mensahe na salita po ng miracle po na healing prayer po. Tinatingnan po kung mabuti yun hanggat kahit umiiyak ako, pakantakan pa pa rin ako. At umupo ako sa isang meridor po. Sabi ko, Lord, kung ano man po mangyayari sa akin, sabi ko, mga healing na ito, tatanggapin ko lahat ng mga po. Sabi ko na, yung pagpupo ko, bigla na lang po, umano po yung aking, lumabas po yung aking, minihintay ko na ako, makapagbawas. Yes. Tapos after how many days po, hindi pa rin para ako makatayo. Kinilig ko po talaga pumunta na kahapon. Ito po ang pinakamaganda sa lahat po kahapon kasi para hindi po ako makapaniwala. Dahil yung pagdating ko po doon, alas 11, alauna pa po ako pinasok sa machine. Tapos sabi, maghintay pa rin po ako ng resulta. Sabi, alas dos po, sabi nila, nawala daw po yung aking papel na resulta. Sabi ko, imposible naman na mawawala yung resulta ng papel ko. Hanggang inulit po ulit ng 5 o'clock, hanggang 8 o'clock po kami doon nang naghintay. Tapos pumasok po yung, pinasok ulit po ako sa malaking machine. Sabi po niya, bakit ganun nawawala yung machine na yung aking papel? Bakit ganun? Sabi ko, Lord, sabi ko kung ano man pong resulta na mangyayari sa akin. Ikaw na lang po ang bahala sa akin. Sabi ko, ayaw ko pong maghihirap. Gusto ko po yung kung kukunin na po ako. Wala na po akong magagawa. Tapos, bigla na lang po, tumating po yung doktor. Sabi niya, Jesus, sabi niya na nung tawa rin tawa sa akin. Wala kang sakit, wala kang pila. Kaya, sabi ko, alam ko, Panginoon, meron pa,
meron pa akong mission. Hallelujah! Amen! Kasi po po eh, ikaw po Panginoon talaga, binago mo ako lahat ng inilin ko po eh, sa kanyang wala. Pero, nagpapasalamat po ako sa binago sa Matthew 9:22. Anak, pakasan mo ang iyong loob. Tinagaling ka na lang iyong pananalig. Amen! Salamat po sa Panginoon. Ang pipikuti po talaga ng ating Panginoon. Salamat din po, Pastor, Pastora, mga kasamahan ko rito sa church. Ang mga panalangin niyo. Malaking pasasalamat ko po sa lalo-lalo. Ang aking mga kapatid po, eh, naging